po ang inyong gurong magsasaka, Elvis P. Agsaga, na nagsasabing kung walang magsasaka ay walang pagkain sa pagkainan ay may handa. Kaya ang tunay na bida ay ang mga magsasaka. Salamat po! Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Welcome po kayo sa channel ko, ang Magsasakang Guro. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga grupo ng halaman na dapat itanim sa isang vegetable garden. Meron po tayong limang grupo ng vegetable na itinatanim po sa mga vegetable garden. Ito man ay mapa home garden, school garden, or community garden. Kasama po dyan yung urban gardening, pot gardening, or container gardening, at edible landscape gardening o edible garden sa inyong mga rooftop, sa inyong porch, o sa mga gilid-gilid po ng inyong bahay. So, ituturo ko na po sa inyo ngayon ang limang grupo na yan na dapat itanim sa isang vegetable garden. Alin na po, start na po tayo. Ito po ang aking rooftop garden. Dito po nyo makikita ang limang pangkat ng halaman na vegetable na dapat itanim sa isang vegetable garden. Una po ay itong sinigang mix. Mga halaman na sinasangkap natin sa mga sinigang natin. So, I have here with me my plants. Ito po yung mga radis. Ayan po. Pang sinigang mix po yan. Mga radis na yan. Okay? So, meron din ako rito yung kangkong. Ayan po. Kangkong. Ito po, pang sinigang mix din yan. Okay. Ayan po, kangkong. Ang mga tanim kong ito ay nakalagay po sa tinatawag nating vertical gardening. Ayan po. Ayan. Ayan po. Tatlong palapag po yan. At ito rin sa ibaba ay kangkong din. Ito ay upland variety po. Okay. Yan po ang unang pangkat ng vegetable na dapat itanim sa vegetable garden. Pangalawang pangkat po, pangkat ng mga leafy vegetable. Yung mga sinasalad po natin. Yan. Mga inilalagay din po natin ito sa mga sinigang, pwede rin po. But more on leafy vegetable po ang mga to. Ha? Pangalawang grupo po yan. So, meron din akong dyan, pechay. Gaya ng sinabi ko, kamote. Ayan po. So, sa pangkat po yan ng leafy vegetable. Next, pangatlong pangkat po. Pangkat ng spices. Okay, mga ano po ito, pangrekado natin. Ayan po. Luya. Meron po ako dyan, kutsay. Bawang. At saka po yung onion. Mga spices po yan. Okay? Ito po ay mga ano to? Halamang insect attractant at at the same time repellent. Itong San Vicente. Ang mga ito po ay na-attract niya yung mga insects dahil sa ganyang gandang bulaklak. Pero kapag dumapo po sila dyan, maamoy nila na hindi pala ito magandang amoy. Aalis po sila kagad. Kaya tinawag na insect repellent and at the same time attractant. San Vicente po yan. Oh, yan. May mga may bulaklak na po. Ang titingkat po yung mga bulaklak. At cosmos. Ito po. Yan. Insect repellent at attractant po ang mga yan. One way of controlling insect po yan. Para po makontrol ang insect. Okay, and then we have the fourth group, pang-apat na grupo po. Grupo po ng mga indigenous vegetable. Yung mga halamang kusang tumutubo sa paligid natin pero ginagawa nating vegetable. At kasi po ang mga ito ay naangkop sila sa klima at sa kasapuok na yun. Okay, so
So kagaya ng talinom, ayan po. Ang tawag po natin dito is water spinach in English. Apo. Water spinach, nabubulol pati ako. Ayan po. Water spinach po ang tawag natin diyan sa wikang English. And then we have here the fern. Tako po. Tako. Kinakain po natin dito, ito yung young leaves. Ayan po. Tako. O fern po. Kasama rin po yan sa indigenous vegetable. And the other one is yung kulitis o yung kalunay po. Spinach din po ito. Kasama rin po yan sa indigenous vegetable po. Okay? And the fifth group o panglimang grupo po ay itong tinatawag nating pakbet area. Okay? Pakbet area. Okay, mayroon akong sili dyan. Pero hindi pa po namumunga. Ayan po. Okay. Mayroon akong kamatis rito. Kasalan ko niyang namumulaklak at namumunga na rin po. Talong area. Kasama pa rin po yan sa pakbet area. Ayan, talong po. Yan, talong. And then, the other one is yung okra po. Okra. Ayan po. So, ayan po ang panglimang grupo. Yung pakbet area. Meron po ako ritong in-experimento. Nagtanim po ako ng mga puting mais, yung nilalaga po sa plastic bottle. Tignan ko lang po kung mamunga po sila at lumaki po sila at tignan ko kung makayanan po nila yung pagtatanim po ng ganito. So ayan po yung limang grupo ng vegetable natin. Ulitin ko po, sinigang mix. Yan po ang una, leafy vegetable. Pangalawa, pangatlo, spices. Pang-apat, indigenous vegetable. And the last one is pakbet area. So ayan po ang mga tanim ko rito sa rooftop. Samahan niyo po ako sa aking advokasyang ito, ang pagtatanim ng organiko at natural. Meron po tayong supply na fresh na vegetable na walang lason at fresh air na oxygen na manggagaling po sa ating mga halaman. Meron po tayong fresh air na lalanghapin natin na nanggaling sa ating mga halaman at kanyang pinapalamig din ang ating kapaligiran. Maganda pong exercise yan at merong natural therapy. Nakakapagpahaba po ng buhay. At sa ating kapaligiran po, minimitigate niya ang climate change at global warming. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa aking video. Mag-subscribe po kayo sa channel ko, ang Magsakang Guro. Mag-like, comment, and kalimbangin niyo po ang aking bell. So, hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. God bless us all.